Happy birthday, Kobe. Happy birthday. So ayan, magsa-celebrate tayo ng birthday ni Kobe. So si Kobe is 7 months old na. So every month, sineselebrate namin ito na simple dinner. So ayan, mag-prepare ako na pancake ngayon. And ang handa is pancake, fried chicken, tapos spaghetti. So yun lang naman. Pero ngayon, gagawa ko ng pancake. So let's go mo ng pancake. Gumagamit kami ng ganito. So ayan. Ito, wala akong pinagayahan nito. Ito ay mema lang. Sige, gawa-gawa ko lang to. So, inuubos ko to. Ayan. Iyalahat ko lang sa mga labs. Ito ay aking recipe. Tapos, nialagan ko siya ng itlog. Pero, umaalog siya. Kaya, feel ko, kailangan ko na i-check kung okay pa yung egg. So, much better na i-check mo yung itlog sa ibang lagay kasi minsan sira para yung egg tapos nasasama ko sa pagkain, so ang daming nasasayang. Sa check, buwas natin dito. Then pangalawa, eto okay siya. Depende sa inyo kung ilang itlog yung nilalagay nyo. Ako kasi tatlo para may lasa siya. Okay. And then, ayan. Tapos, yung sweetness, gumagamit ako ng milk. So, tinimpla ko lang to. Di ba usually water yung nilalagay natin? So, ako, milk yung nilalagay ko para sarap siya. Tansyahin lang natin kasi baka mapasok natin. Haluin. So haluin lang natin hanggang ma-dissolve lahat ng powder. Itong mga white, yung mga buo-buo. Kailangan mawala. Ito mga gilid, kailangan natin haluin. Then ito, ang dami pang puti. So, kailangan siguraduhin natin na okay siya. Yan ang birthday boy, oh. Ano yan, daddy? Luto ulati. It's funny. Opo. Kumakain na ito. Painit lang tayo ng mantika. So, dahil nga tayo ay low budget, tapos tipid budget lang tayo.
So instead na butter yung gamitin. Pero minsan gumagamit kami ng butter kapag nakakaluwag-luwag. Pero pag taghirap, mantika lang tayo, okay? Pero konti lang. So ayan. Make sure na mainit yung kawali before nyo ilagay. Then sa habang nagpapainit, haluin natin ang haluin ito. Siguro gagawa ako ng limang bilog na papagpatung-patungin namin o ko pala para mas magpakas ang cake. Di ba, Kobe? Good job! So, ayan, mainit na siya. So, spread ko lang yung oil. Ito, minarinade ko na yung chicken ni Kobe sa kalamansi. And then, paminta. Hindi kasi siya kumakain ng hindi nakamarinate sa kalamansi. Then, pang-spaghetti natin to. Ayan. Bell pepper and onion. Then, may hotdog tayo dito. Tapos yung ating chocolate para sa pancake. And then, pang toppings na yun, pang design. So, yun lang naman. So, antayin na natin uminit. So, gumamit ako ng takalan para alam ko kung gano'ng kadami yung ilalagay ko sa mga... Ilalagay ko, so ganito lang siya kadami. Then, upos ko siya dito. So, ganun lang. Hanggang sa maubos siya, then hindi natin siya maluto. So, mamaya na lang ulit mga dabs. 2,000 years later. So, ayun guys, papalitarin ko na siya. So, ayun. Kung maaamoy mo siya, kung nandito ka, grabe, sobrang bango gawa ng milk yung ginamit. Tapos, sinumahan ko pa ng egg, perfect. Subukan mo rin to. Napaka-easy, tapos murang-mura lang. So, same pattern lang to. Hanggang sa maubos yung iyong hinalo. So, point ulit lang siya. So, ganyan lang. Dito na tayo ng spaghetti kasi late na. So, sorry. Medyo mabilis uminit yung ating kawali kasi ito ay stainless to. So, lagay lang tayo na mantika. Oh, and then, so, ayan. Try na kapatay ng induction para di masunog. Lagay ko na lang itong ating tinayot na bell pepper and then onion. Then, saka ko siya bubuhayin. Then, halo-halo lang. So, add lang ako ng konting oil. Kasi, nakakasunog talaga pag itong ginagamit ko. Ano ba? So, ayan. Luto-luto lang tayo. Gisa-gisa lang. Dahil nga budget lang tayo, magamit kami ng Argentina. So, ayan.
Halu-haluin lang natin hanggang sa maluto yung bell pepper sa kayong onion. And then, kapag naamoy mo na siya, sweet means pwede mo nang ilagay ito. So, mahirap, nagamit tayo ng kutsara. Mix lang din ulit. So, nalagay ko na siya mga labs. Luto-luto nila natin ng marilang minuto tapos pwede natin ilagay ito na gamit tayo ng sweet and meaty cheesy. So, Filipino style spaghetti sauce. So, ayan. So, ayan, pwede na natin ilagay ang ating sauce. Post lang natin siya mga labs. So, haluin lang natin din. Hintayin natin kumulo. And then, pag kumulo, tikman natin salt, pepper, kung ano pang seasoning na meron ka. So, pwede mong ilagay hanggang sa makontento ka sa lasa. So, hintayin natin kumulo. Ito na itong ating spaghetti sauce. So, ilalagay ko na lang siya dito. So, na-prepare ko na siya. Patayin lang natin. Nasa last stage na tayo, second to the last, kasi gagawa na lang tayo ng ating chocolate sauce para sa ating pancake. So ayan, melt na lang natin siya. So nagpainit na ako ng kawali, so nalilagyan ko dito. Hindi siya mailagay. Ayan. Melt lang natin yan magang maluto and then mag-a-add tayo ng konti water. Para ma-melt yung chocolate. So, ayan. Hintayin lang natin yan mag-melt. So, ganun lang siya kadali. Nang sobrang pino. And then after yan, okay na to mga loves. So, itatapings na lang natin later yan. And then, back tayo sa chocolate na minimelt natin. So, kitang-kita nyo naman, nagmimelt talaga siya ng bonggang-bongga. So, yung iwan ng banana natin sa medula. So ayun guys, nasa last step na tayo. So simulan natin kasi gutom na talaga kami. So ganito lang yung process niya mga loves. So lagyan natin ito dito. Then kuha tayo ng crunching chocolate. Palaman natin. So instead na margarine, yung nilalagay sa pancake. So itong chocolate ang ilagay natin, okay? So, then, konting banana, gusto mo. Okay. Gawin na lang ganun, hanggang sa maubos yung ating pancake.
Kamusta ang pagkain, babe? Sobrang sarap talaga. Kasing sarap ko. So, hindi pa namin ito nagagalaw. So, mamaya pa yan, mga alas 12. So, may spaghetti pa dito pang midnight snack. So, dinner pala ito. So, siguro ikukuwasa na mamaya yung vlog. So, see you later, mga alas. Kain muna kami. May lang yung salad.